kahit may habagan o may bagyo, kung tayo man ay nangangailangan o higit na sinusubukan ng Diyos, ito ang oras, ito ang panahon upang tayo ay manalangin sa Kanya. September 15, 1990, tinanggap ko po ang biyaya ng buhay. At sa araw pong ito, September 15, 2018, tinanggap ko naman po ang regalo ng ordinasyon sa pagka-diakono. Indeed, everything is grace. But this ordination is not about me. This is all about Christ. This is all about God. Siya po ang tumatawag. Siya po ang humihiram. Sa aking pamilya, Pa, Ma, maraming salamat po. Sa kabila po ng pinagdaanan natin, hindi po kayo tinanghinaan ng loob. You've suffered a lot and that is enough. Ang mga sakripisyo po ninyo'y pamumuhunan sa buhay na walang hanggan at sa kaharian ng kalangitan. September 15, ipinagdiriwang ng inang simbahan ang kapistahan ng mahal na ina bilang Our Lady of Sorrows. Alam natin na ang ibig sabihin ng diakono ay paglilingkod. Ang diakono ay isang lingkod lamang ng Diyos para sa kanyang kawan. At sa iyong pagiging diakono, nais kong pagnilayan natin ang tatlong natatanging pagkilos ng ating natatanging babae sa ating buhay bilang seminarista at bilang pari. Ang ating Birhen Maria. Tulad ng mahal na ina, lumuhod ka upang magdasal. Ikalawa, lumakad ka patungo sa tao. Lumapit ka sa tao. At ikatlo, lumaki ka kay Jesus. Ang pagluhod ay pagdarasal. Ang pagdasal ay pakikisa sa Diyos, pakikipag-ugnayan sa Kanya. Huwag po tayong maging abala sa maraming bagay at ang Diyos ay ating hindi na naalala. Ano man ang nagaganap sa ating buhay o nakamit, tumawag tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Kapag tayo ay nakilalang pare, sila ay tiyak na hihiling sa atin ng panalangin. Ang kanilang bukang bibig, Father, please pray for me. Father, please include my parents in your prayers. Sila ay lalapit sa atin at ang kanilang hiling panalangin. Seminarian jersey, huwag kang mapagod sa pagluhod at huwag ka rin tatamarin sa pagdarasal. Huwag na huwag mong ipagpapalit ang pagdarasal sa anumang bagay. Mga kapatid, tayo po ay lumabas at lumakad. At tanungin natin ang ating mga sarili, sino sila sa inyong buhay na narapat kong puntahan at lapitan? Sino sila na narapat kong kausapin at tulungan na hanggang ngayon ay aking pang iniiwasan at ayaw makita sa aking piling? Tayong mga pari ay hindi dapat nanatili in the security and in the comforts of our room. We must not remain in the comfort zone of our life. Higit pa tayong maglakad, magpagod, at higit pa tayong gumawa. Lalo pa nating pagputihin, palawakin, at pagandahin ang ating paglilingkod sa ating kawan. Marami pa rin tayong lalakarin,
at malayo pa rin ang ating mararating. Our people would ask you, if you have time to celebrate Holy Mass for them, to hear their confessions, to baptize their children, or to anoint their sick parents. They would ask you if you can go out from your convent and sacristy to come to them, to listen to them, and stay with them. Sa kabila ng ating panalangin ay wala pang tugon at ang ating pagsisikap ay hindi pa nagbubunga, huwag tayong magtampo sa Kanya. Huwag tayong sumuko, manatili at lumagi tayo sa Panginoong Diyos at hindi natin siya iiwan. Kahit ang ating krus ay patiling na bumibigat at ang kalis natin ay pumapait, manatili pa rin tayo sa ating pagkapare. Kahit na tayo ay hindi napasalamatan o hindi napalakpakan, kahit na tayo ay hindi napagpigyan at hindi napurihan, lumapit pa rin tayo sa krus ni Jesus, manatili pa rin tayo kay Jesus, manatili pa rin tayo sa seminaryo at manatili pa rin tayo sa ating diocese. Sadyang mahalaga at makahulugan ang araw na ito. Isang dakilang babae ang namumugutangi sa araw na ito at siya ay nakatingin sa atin. Siya ang ating Birhen Milagrosa del Rosario. At habang tayo ay nakatingin din sa Kanya, alalahan naman natin ang winika ni Jesus, "Ayan ang iyong ina." At sa ating ina, siya'y ating gayahin, lumuhod, lumakad, lumagi.